prayed na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kaluuban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. At ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming luubin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Hudyo kasama ang kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit, nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaonya at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki ng palakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lunsod ng ang templo ni Zeus, nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lunsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan. At manumbalik kayo sa tunay ng Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at lahat ng naroroon." Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan
ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang, Poon, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanilang mga kamay, nitong tao ang nag-aayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ay siyang umibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa niyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ikalimang linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Jesus Nazareno. At ang ating pong mga pagbasa ngayon ay nagpapahayag
sa galaw ng diwa o espiritu ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, mula sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 14, versikulo 5 hanggang 18, nangangaral si San Pablo at si Bernabe at noong gusto ni silang batuhin sa mga Hudyo at ilang mga Hintel, ay lumipat sila sa ibang lugar at doon sa kanilang pagtuturo ay pinagaling ni Pablo ang isang lumpo at doon ang mga tao ay nag-aakala na sila ay mga Diyos na bumaba mula sa kalangitan. At kahit na pinakilala ni San Pablo at ni Bernabe na sila ay mga tao, hindi nila mapipigil ang mga tao dahil sa kanilang paniniwala. Pero kinakailangan na maipahayag at nahipahayag nga ni San Pablo na sila ay nagdala ng mabuting balita tungkol sa tunay na pananalig o panampalataya. Na ayon pa sa ating Salmo 115 na ang Panginoon ang siyang dapat purihan at ang kanyang pangalan ay siyang igalang. Na siya ang tunay na Diyos at hindi yung mga Diyos-Diyosan na mga tao. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, verso 21 hanggang 26. Sa tulong ng ating Panginoong Hesus ay unti-unting namulat ang mga apostol sa malalim na kahulugan ng pagsabuhay ng Ebanghelyo o mabuting balita. Pero tinatanong pa rin siya ni Judas Tadeus, bakit sa kanila lang nagpakilala ng lubusan at hindi sa lahat? At ang sinabi ng Panginoon na una, ang tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig na siyang tutulong sa kanila na makiisa kay Jesus sa diwa at dahil makiisa sa ating Panginoon sa diwa, tatanggap na at makatanggap at makaunawa ng mga pagtuturo na malalim tungkol sa Ebanghelyo. At hindi lang yon, sinasabi pa na ating Panginoon na dahil sa pag-ibig o agape, ay makilala nila ng lubusan ang ating Panginoon. At dahil makilala ng lubusan, kanila pong makikita na ang lahat ng tinuturo ng Panginoon na tinatawag na mabuting balita o Ebanghelyo ay nagmula sa Ama. At dahil nagmula sa Ama, ang kanila pong matatanggap ay ang katotohanan sa mabuting balita. At pangatlo, na kung ang ating Panginoon ay paakyat na sa langit, kanya pong ipadala ang Espiritu Santo na tinatawag niyang Paraklito o Patnubay, na siyang magtuturo at magpatuloy sa pagtuturo tungkol sa Ebanghelyo at magpaalaala sa kanila sa ibang mga bagay-bagay tungkol sa Ebanghelyo na dapat nilang isabuhay. Dito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 26, ay sinasabi ng ating Panginoon na ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalaala ng lahat sa sinasabi ko sa inyo. Ang mahalaga po dito ay ang ating pagtingin na ang salitang parakletos o patnubay na salita ng Espiritu Santo ay mayroon pong tinatawag na pag-uunlad ng antas sa
pagpapahayag sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa mga unang bahagi sa Ebanghelyo ni San Juan ay pinapahayag ang tungkol sa Diyos ng may dakilang pag-ibig ng tao. At hindi na Diyos na nababatay sa kautusan. Kaya sinasabi ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 14, verse 21 na ang kanyang mga utos, ang nakasulat po ay antolas, ay dapat na kanila pong sundin. Kaiba po ito sa kautusan na mabasa sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5 na ito yung kautusan na tinuturo ni Moises na dapat sundin ng tao, pero hindi ito ang magdadala ng buhay na hanggan kagaya ng tinuturo ng ating Panginoong Hesus na kanyang kautosang bago sa mabuting balita. Dapat po nating tingnan na dalawa po ang utos ng Panginoon sa kanyang pagtuturo. Una, ang kautosan tungkol sa pag-ibig, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, verso 34 hanggang 35, at ang kautosan tungkol sa pananalig o panampalataya sa kanya. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, at ito ang kautusan na iniwan ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay napahayag una sa lahat na isang espiritu, Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 4 verse 24, na nagbibigay buhay. Pero ngayon, hindi na lang ang Diyos ay espiritu, siya mismo ay patnubay na. Siya mismo ay tagatulong na. Siya mismo ay siyang magbigay ng inspirasyon ng kapangyarihan na magmulat at tutulong upang ipangaral pa ang hindi pa naipahayag ng ating Panginoon. At sa patnubay ng Espiritu Santo, ang simbahan magpahanggang ngayon ay tinutulungan ng Panginoon upang harapin ang mga iba't ibang mga hamon sa panibagong panahon. Ang salita pong Paraklitos ay 5 beses lang po sa Bagong Testamento, 4 beses ang nakalagay at nakasulat sa Ebanghelyo ni San Juan na ang ibig sabihin dito, ang papel na ginagampanan ng isang paraklito ay hindi lang ang pag-alaala sa atin tungkol sa pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili na siyang isabuhay na kautusan, bagkos tayo rin ay magpapalalim ng ating buhay panampalataya. Ito ang dalawang kautusan na binigay ng Panginoon. Naway sa ating buhay, atin pong matuklasan ang kumikilos na Diyos ng pag-ibig sa pamagitan ng pagbukas ng ating mga puso sa galaw ng Kanyang Espiritu Santo upang tayo ay hindi lang marunong magmahal, tayo rin ay mananalig sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pag-ibigan o pagmamahalan sa isa't isa. Sapagkat nabuklod ang sambay ng Diyos ang simbahan, hindi lang sa mga debosyon, hindi lang sa ating kapatiran o pagmamahalan sa isa't isa, nabubuklod sa pagpalalim at pagsasaksi ng buhay panampalataya. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita at atin pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa Kanyang paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, dingin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Lingnan ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na amin hiningin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo patid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay. Upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapatid, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan yung ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiya sa maang tupan at umubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa panagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa kipagkapatid kay Jesus. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilihod po.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ang banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kabarian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay gani ng lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan may dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikarangal mo sa pagitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na galing na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuman ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tinisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Si Jesus Nazareno, aleluya, makalangit na sugo, aleluya, ay naglingkod na tunay, aleluya, hanggang sa siya'y mamatay, aleluya. Ang Diyos ay nalugod, aleluya. Sa kanyang abang lingkod, aleluya. Si Jesus Nazareno, aleluya. Hari ng buong mundo, aleluya. Parangalan ang Ama, aleluya. Sa dakila niyang gawa, aleluya. Binuhay niya si Kristo, aleluya. Ang pag-asa ng tao, aleluya. Pinapaalalahanan pa rin ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng anak, ay pagkakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot ng aming, ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Salon ng Quiapo, kayo managugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Isus na Nazareno. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong po tayo sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ibigin po natin ang tunay ang ating Panginoon at palakasin natin ang ating pananalig sa Kanya upang ating maipahuwatig sa gawa at sa buhay ang Kanyang Ebanghelyo. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lamang itaas pagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inaagos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang malang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng binisyon nito, naway maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ay kong iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.